Nagdadalawang isip na bumiyahe si Attorney Gail Mendiola upang magbakasyon sana sa Hong Kong at Macau. Bago pa ang pandemya, plano na ni Gail na pumunta ng ibang bansa bilang regalo ng kanyang kapatid matapos niyang makapasa sa bar exams. Pero dahil inabutan na ng lockdown, hindi na natuloy ang kanyang biyahe sana noong Mayo. Ilang beses na rin anyang niribok ang kanyang flight. At ngayong pinapayagan na ng IATF ang non-essential na pagbiyahe sa labas ng bansa, pinag-iisipan niya kung itutuloy pa ang bakasyon dahil sa takot na magka-COVID at pahirap ang requirements. Sa requirements, sobrang expensive niya kasi we have the booking, ang mura ng flight namin eh. Ang mura nga ng booking mo, ang mahal naman ng mga requirements bago ka makapunta doon. And then pagbalik mo pa dito, you have to undergo quarantine. Simula ngayong araw, pinahihintulutan na ang pagbiyahe ng mga Pilipino sa labas ng bansa kahit pa non-essential o turismo lang ang pakay. Pero kinakailangan muna na makumpleto ng mga pasahero ang hinihingi mga requirement bago sila payagang makaalis ng Pilipinas. Una na rito ang round-trip ticket. Kinakailangan na mayroong travel at health insurance para sa mga tourist visa holder. Negative COVID-19 test result, pero kailangan alamin ng pasahero kung ano ang nire-require na klase ng testing sa bansa na kanilang pupuntahan. May pipirmahang immigration declaration ang pasahero. Ibig sabihin, nauunawaan niya ang peligro sa kanyang pagbiyahe. Kabilang na rito ang health risk at ang posibilidad na pwedeng ma-lockdown sa isang bansa o madelay ang biyahe pabalik ng Pilipinas. Pero ayon sa Bureau of Immigration, sa ngayon ay wala pa halos mga Pinoy ang gustong lumabas ng bansa para mamasyal o magbakasyon. Nung pinamonitor po natin, mababa pa rin po yung mga number ng biyahero. Even naman po nung for essential travel, kakaunti rin po, handful lang po yung mga umaalis ng bansa. I believe naman din because people know the risks ng kanilang pagbiyahe sa ibang bansa. Kaya naman ang ibang travel agencies ayaw pa rin magbukas ng mga opisina dahil halos wala pa rin mga customer dahil karaniwan ay nag-aalinlangan sa swab test. The biggest hindrance right now and the biggest concern of most travelers that I personally speak to, no, is yung having to go through a test. Yung test pa lang, you know, especially if it's a swabbing test, there are a lot of people who tries to back out on that. Sa ngayon ay inaayos pa rin ng mga airlines ang schedule ng mga flight para sa non-essential travels dahil may kanya-kanyang restrictions ang ibang mga bansa. Paalala ng DFA sa mga pasahero, alamin ang mga restrictions sa pupuntahang bansa upang maiwasan ang aberya. There are many destinations around the world that are still in their own travel restrictions and quarantine protocols. Just to give an example, if you go, for example, to Singapore, you are required to undergo a 14-day quarantine. Now, if you were just going for a visit as a tourist. Bagaman binuksan na ang outbound non-essential travels, payo ng mga otoridad, mas makabubuti kung ipagpapaliban pa rin ang pagpunta sa ibang bansa kung hindi masyadong importante ang pakay ng biyahe. Joan Naro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. We'll be right back.